Huwag po tayo basta magpapaniwala sa mga fake news. Katulad po ng mga sinasabi nitong si Maharlika, ang masakit lamang, may mga uto-uto, tatanga-tanga o bobo o si Raulo ng mga didi-shits na naniniwala dito po kay Maharlika. Katulad po nitong isa na hindi natin alam kung follower ba dati nitong si Sir Benji Contreras, pero nakabantay daw po ito lagi sa kanyang page. Kasi meron po itong mga pahayag dito na talagang nakakatawa ang mga kasinungalingan, particular sa mga sinasabi nito pong si Maharlika, kasi yun po ang kanyang pinaghubutan. Kung babasahin po ninyo, ito pong post ni Sir Benji Contreras, nakalagay po dito 5 hours ago, that's why ito po ang naging topic natin, dahil gusto ko lang bigyan din ng emphasis yung topic natin na binanggit dito nitong si Sir Benji Contreras about sa napakasinungaling nitong si Maharlika. Itong isang DD shit, sabi ni Sir Benji Contreras, ay walang ipinagkaiba sa puon at kapwa niya DD shits na mahilig magpakalat ng fake news na wala namang ebidensya. This is libelous, pero alam ko hindi naman papatulan ni PBBM ito dahil immune na siya sa mga paninira, fake news at demolition job ng mga anti-PBBM. Tahimik siyang nagtatrabaho para sa ikauunlad ng bansa at mga mamamayang Pilipino. P.S. Si Maharlika pala ang source ni ating kaya naman pala. Ano pang ini-expect natin kung si Maharlika ang source? Ito kasi ang sinabi nitong certain refined garan et narep. Tinanong niya si Sir Benji Contreras. Ayon dito sa isang didi shit na ito, na uto-uto, tatanga-tanga, o kaya si Raulo, pwede rin bobo, tawa-tawa pa siya kay Sir Benji Contreras. Tanong niya, hanggang kailan mo ipaglalaban si Narcos? Ano? Talagang sila'y andaling mauto. Nung sinabi nitong si Rodrigo Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos ay weakling, na si Pangulong Bongbong Marcos ay may bagahe, na si Pangulong Bongbong Marcos ay adik, napaniwala kagad nila ang kanilang mga sarili sa sinasabi ng kanilang poon. Kasi ano ba ang kadahilanan? Simple lamang, sila ay uto-uto o kaya tatanga-tanga o kaya bobo talaga. Yung iba si Raulo, katulad nitong si Maharlika. Yun lang ang pwede kong maging explanation, mga tol, kung bakit napakadali nilang maniwala sa mga sabi-sabi. Kaya pala sabi ni Duterte, noon may presidential ball na nagko-cocaine, weak leader at may bagahe. Siya pala yun. Isa pala siya sa mga nasa listahan ng narco list ni Duterte. Pero, inarbor ni Senator Amy, antayin niyong magsalita si Duterte. Sige, antayin namin magsalita si Duterte. Nang sa ganon, panibagong kaso na naman ang maaari niyang kaharapin, katulad ng ginawa niyang pagsasalita sa tangkang o sa pagbabanta niyang ipapatay si Franz Castro. Ngayon, paanong sablay at napakalaking katangahan o uto-uto itong sinasabi po nitong refinage garant et narep? Unang-una, pinaniniwalaan nila si Rodrigo Duterte na walang sasantuhin kapag ka ang pakikipaglaban ay illegal na droga, kahit sino pa yan, hindi niya sasantuhin. Tapos ngayon, dahil lamang inarbo ni Senator Amy, palulusutin kung itong kasinungalingan na ito ay pagpalagay niyong totoo. Di, napakatanga nila, di ba? Pagka pabor para sa kanila, hindi nila papansinin yung sinasabi ng puo nila. Pangalawang punto, naniniwala sila kay Senator Amy. Ako, ayoko na maniwala kay Senator Amy. So, sa tingin ninyo, itong ginawa na to, kung totoo, gagawin ni Senator Amy, aarborin niya yung kanyang kapatid? I don't think so. Ano? Pero alam nyo, lahat kasi ito puro kasinungalingan. Walang narcolist kung tutuusin, dahil lahat lang naman yon publicity na ginawa ni Rodrigo Duterte. Sa narcolist na yon, particular yung mga general, meron bang nakasuhan? Wala. Kasi publicity lang.
Para utuin lang ang mga Pilipino na kunyari lumalaban talaga ang gobyerno sa illegal na droga. Pero napakaraming korupsyon, napakaraming insidente ng illegal na droga, malakihan, hindi man lang nagawa ng paraan ng Duterte administrations. At ang pinakamalupit, yung certain Peter Lim, na mismong Director General ng PIDEA sa panahon niya, na kanyang in-appoint, in-identified, yung Peter Lim na kanyang kumpare bilang isang drug lord. Anong nangyari doon sa Peter Lim? Naglahong parang bula dito sa Pilipinas. Tapos yung nangyaring pagkakadiskubre doon sa lifter yata yun ng illegal na droga, bigla na lamang naglaho yun. Walang nangyari sa investigasyon at hindi man lang napanagot ang noon ay Bureau of Custom Chief na si Nicanor Paeldon. Ang pinakamalupit, syempre, itong pahayag ng isa sa pinagkakatiwalaan nitong si Rodrigo Duterte. Eh, sino ba yun? Yung certain Las Cañas, isang retiradong pulis na ayon sa kanya, bahagi siya ng Davao Death Squad. O sige, bago natin ipagpatuloy ito, ibalik natin yung sinasabi nila na si PBBM ay nasa narcolist daw. Pero sino nga ba itong si Rodrigo Duterte? Ayon mismo sa kanyang tauhan na si Las Cañas. Sino si Rodrigo Duterte? Ito daw pong si Rodrigo Duterte, ang drug lords, lord of drug lords, diyan sa Southern Hemisphere o Southern Philippines. O pakinggan po natin ha, ang conversations dito mga tol. Pakinggan po ninyo. Napakinggan niyo na ba ang latest interview kay Arturo Las Cañas, yung dating police at original member ng Davao Death Squad? May pasabog tungkol sa Shabu Factory sa Davao at sangkot daw si former President Duterte. Pakinggan dito sa interview ng Verifiles columnist na si Antonio Montalban. Okay, today is November 17, 2023. This is Antonio Montalban, writer of Verifiles, and I am here to interview Mr. Arturo Las Cañas. Sir, I have some questions for you, if you don't mind. Yes, sir. First question, sir, is Edgar Matobato mentioned that Superman really owned a Shabu laboratory. Do you confirm that? That's right. That's right. Do you know the exact location? Have you seen the laboratories yourself? I have seen the Domoy Shabu laboratory for several times because I was instructed by Mayor Duterte before with Sanibel Ventura to escort an alleged. Not a single witness, walang ipinaresenta si Rodrigo Duterte or even itong si Maharlika na adik si Pangulong Bongbong Marcos na siya ay gumagamit ng cocaine. Pero ito, witness itong nagsasalita, living witness na mismong tauhan nitong si Rodrigo Duterte, ang dating pulis na si Arturo Las Cañas. Cantis Factory delivered to the Toril Peaceport Complex. The Cantis Factory. The Cantis Factory allegedly or export to Malaysia, but it was all a Shabu laboratory. Were you able to go inside? Not exactly. I was able to go inside, but I was seeing Michael Yang outside when we talked about the extortion of the traffic police in the Toril area in their panel delivered to the Toril Peaceport. We delivered to the Toril Peaceport more than 3 times. I see. It was all drugs. It was drugs. Shabu. And one person told me, the owner of the shipping plate that was rented by Charlie Tan, Mr. Cascabel, I do not know his first name. He said, this is from the drug laboratory of Duterte.
very sensitive. So this bill came from... Nadidinig ninyo mga tol? Ah, witness ito. Samantala yung pinaniniwalaan nila, wala man lang may isang witness, kung hindi bibig lamang ang sinabi. Pero paniwalang paniwala sila. O ngayon, hindi tayo magkakahalungkata ng ganito kung hindi ninyo sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos. Eh. In fact, kapag katahimik, yung walang paninira, eh ang sinasabi lang naman natin dito sa ating programa, mga programs ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eh. Pero dahil nga po may mga ganitong issue, na katulad ng isang tao po na ito naniniwala dito kay Maharlika at ang source nila, si Rodrigo Duterte, ibalik natin sa kanila kung ano yung katotohanan ayon sa isang tao. At parang ang hirap pabulaanan itong sinasabi ni Las Cañas kasi talagang trusted man ito, itong si Rodrigo Duterte. On the canned fish factory. And it was it was sent to the police. Disguise it as a canned fish factory, but it is a shabu factory. I see. That's why Duterte ordered us, me and Wilkins Villanueva, to kill all the workers in the chemists of the Davao Shabu Laboratory. And I can pinpoint, even up to now, where I buried their bodies. So, to inform all humanity, not only in the southern Philippines, in Mindanao, or in the upper part of Davao City, Duterte is the lord of all the drug lords in the southern Philippines. Huh? Lord of all the drug lords of the southern Philippines. Nakakahiya naman yata sa inyo, Maharlika, ka. Yung sinasabihan ninyong adik na wala naman kayong ebidensya o even a single witness. Tapos ito ngayon, yung pinagbabasihan ninyo ng mga alegasyon nyo na yan, sinasabi ng tao na ito na si Arturo Las Cañas, Lord of all drug lords sa Southern Philippines at pinaka-dangerous na tao diyan sa Southern Philippines, si Rodrigo Duterte. He is the most dangerous person in the Southern Hemisphere. You must know it, Filipinos, rise up. And this canned fish factory in Turin, was it the only shabu laboratory in all Davao City? No, there is another shabu laboratory. It was in Barangay Obrero. Barangay Obrero? Yes. That's what I know. Barangay Obrero in Dumoy, Turin. Okay. That's it. So, and there are two shabu laboratories. Who operated the... Ang mahirap kasi sa mga DDCs, mga tol, mga utu-utu. Naglipa na ang narco cups sa panahon ni Rodrigo Duterte. Paano natin alaman? Eh, natuklasan natin ngayong panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos eh. Yung gawa-gawa nilang ipinadala sa Mindanao, makalipas lamang ng wala pang isang taon, nakabalik sa Manila, naglipa na ang illegal na droga. Yung Sergeant Mayo, 6 billion pesos mahigit para sa isang toneladang metapentamine hydrochloride or shabu. O nahuli yan sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Naglipa na talaga ang illegal na droga. Ang nangyari kasi noon mga tol, parang nagkaroon ng monopolyo sa illegal na droga. Pagkakalaban ka, patay ka. Pero pagkakakampi ka, sige, magtamasa ka ng pagbebenta ng illegal na droga. Kaya hindi na wala ang illegal na droga. Ngayon, ano ang maaaring eksplanasyon bakit tahimik ang Davao? Simple lang, parang sa pelikula. Kaharian ko to, huwag niyong dumihan. NPA kayo, huwag kayo rito, pero magkakampi tayo. Manggulo kayo sa ibang lugar, magpakalat kayo ng illegal na droga sa ibang lugar, okay lang yan. Huwag lang dito sa Davao. Ganon ang nangyari. Tingnan niyo yung mga karatig na lugar ng Davao sa Mindanao, ang gulo. Ang daming illegal na droga. Kasi, syempre, kung ako, bakit ako magdudumi sa sarili kong bahay? Diba? Tuloy natin ang sinasabi dito nitong si Las Cañas.
In Obrero, it was Michael Yang. Also Michael Yang? Yes. The same with the canned fish factory? Yes, Michael Yang and Charlie Tan. Charlie Tan, okay. Yes. And you stand by this knowledge, sir? This is not just rumor or chismes. I stand it. Personally, I'm very much prepared to fish them, fish to fish. Ito, buhay na buhay ito. Si Las Cañas, ha? At naniniwala tayo na witness ito ngayon sa ICC. Pasok, ICC! Gusto niyo na bang pumasok ang ICC, mga tol? Ako, gustong-gusto ko na. Sana magbago na tuluyan ang isipan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at muli na tayong manumbalik sa ICC. Nang sa ganon, hindi lamang gobyerno ng Pilipinas ang mag-iimbestiga, siyempre, nandiyan na ang ICC. At pagbayaran na kung sino ang dapat pagbayarin sa 6 na taon na bloody drug war. Officially, sa record, 7,732 Filipinos perished. Pero according to Human Rights Watch Group, more or less 30,000 Filipinos ang napatay. At may mga personal akong kilala dyan na hindi addict, hindi pusher, pero pinagbintangan lamang. 2 classmate kong pulis, personal kong kilala, baon sa pagkakautang. Paanong magiging drug pusher yon? Anak ka ng teteng, yung pamilya, hirap. Meron bang drug pusher na pulis na mahirap? Baon sa loans, nangihiram pa from time to time sa kanyang mga classmate. Pinatay sa antipolo. Anak ka ng teteng na yan. Tuloy tayo dito, mga tol. Because I am a Filipino, I have to defend my country. Not this kind of criminals, especially Lutheran. I will fight them until the last of my breath. Okay. And Superman was aware of this, of course. The presence of these laboratories. Superman is aware of this. For the fact that he has a dragon tattoo at his back because he is Superman. That is my By the way, may nakakita ba na nakahubad itong si Rodrigo Duterte? Yung likod niya, o meron ba talagang tattoo? Hindi natin alam, ano? Pero may sinasabi si Las Cañas, eh. May tattoo daw itong si Rodrigo Duterte sa likod, eh. Sa bagay, ang tattoo, ang dali nang ipabura ngayon. May mga laser method na para mabura ang tattoo. Pero maganda sana yan. Isang ebidensya yan kung sakasakaling nagsasabi ng totoo itong si Arturo Las Cañas. Kung may tattoo si Rodrigo Duterte, 1 puntos. Totoo ang kanyang sinabi. O, tuloy tayo. Evidence on him. And why was Michael Yang close to Superman? Remember, sir, when Superman became president? Yeah. He appointed Michael Yang as a presidential advisor, even though Michael Yang is not Filipino, is Chinese. Because of Sammy Uy. Because of Sammy Uy. Sammy Uy. Okay, yeah. Can you expound a little bit? Who is Sammy Uy? I know he is a known businessman in Davao City. Sammy Uy is one of the responsible person why Michael Yang entered Davao City with his Shabu Kimis. He established the DCLA as a front. What business is this, sir? DCLA. And this is owned by Sammy Uy? Michael Yang. Michael Yang. And okay. Part of the building was owned by Sammy Uy. Part of the building of DCLA was owned by Sammy Uy. Sir, in your affidavit, you called Sammy Uy the gambling and shabu mafia of Davao City. That's correct. Why did you call him that? Siya ang pinaka-financer sa mga last two. Last two? Ah, okay. Last two operation. Okay. And itong Kylo nga sugal. Ah, yes. And Superman was aware of that? All of that? Not only aware. Superman was a part of it. Wow. These are explosive information. Okay.
Yung Superman na tinutukoy dito ni Arturo Las Cañas, walang iba kung hindi si Rodrigo Duterte. Ngayon, ibabalik natin dito sa Repinage, Garan, et Narep. Sino ngayon ang tunay na addict? Sino ngayon ang tunay na drug lord? Drug defendant, hindi maikakaila si Rodrigo Duterte. He was using the so-called fentanyl for medicinal purposes. Still, drug dependent siya. Pero, definitely, hindi drug lord si Pangulong Bongbong Marcos. E sino drug lord? Ayon kay Las Cañas, lord of drug lords sa Southern Philippines, itong si Rodrigo Duterte. O, tapos, itong Repinage, Garan, et Narep na ito, may pasabi-sabi pa daw ito na PBBM supporter ito. Pero lumabas na ang kulay kasi in-expose ni Sir Benji Contreras. Eh. Before that, na tingnan natin ngayon yung latest profile niya, ito kanyang source. Si Maharlika. Isang tao na napakasinungaling na may kinakaharap na kaso ngayon dito sa Pilipinas. Bakit? E pati ba naman pamilya ni Anthony Taberna, walang hiyain itong walang hiyang tao na ito. Eh. Isa to itong puta. Oh, tahasan ko sasabihin yan. E ano ngayon kung idemanda niya ako? Hindi naman ako pwedeng idemanda sa Amerika. Uuwi siya ng Pilipinas para magdemanda siya sa akin. At doon sa huling address na nakita natin, sa warrant of arrest nito, e taga Pasig din ito. Di kalapit lang. Prosecutor's office ng Pasig. Alapit lang dito sa bahay. Sakay lang ako ng jeep. O kaya mag-grab, mag-taxi lang ako. Nakapunta na ako sa prosecutor's office. Masasagot ko na yung reklamo niya. Pero uulitin ko, isang babaeng puta itong si Maharlika. Ang sabi ng mga nakakakilala rito, kaya yan nakapunta sa Estados Unidos dahil sa pagiging puta niya. Tapos maniniwala kayo dito sa walang hiya na ito na isang demonyo? Ngayon, sino ba yung isang naniniwalang utu-utu na ito? Itong Repinage, Garan, et Narep. Balikan natin yung latest post ni Sir Benji Contreras. Sabi ni Sir Benji dito, biglang palit agad ng profile photo si Ateng na nagsasabing loyalista daw siya pero panay paninira kay PBBM at pagtatanggol sa idol niya. Ang source ng mga fake news niya ay si Maharlika, ang number one fake news peddler laban kay PBBM. Palagi siyang nakatambay sa mga post ni Sir Benji dahil bayaran siguro galing sa CF. Ito nagpakita na ng kanyang tunay na kulay katulad ng mga peking loyalista. Oh, ito na. Repinage, Garan, et Narep. Probably, ang tunay na pangalan nito, Jennifer Narag Perante. Yun po ang tunay na pangalan nito. Jennifer Narag Perante. Binaligtad niya lamang yung kanyang pangalan. Ngayon, huwag tayong magpapadala sa mga ganitong uri ng tao. Katulad ni Maharlika. At naniniwala naman ako na kayo'y hindi naniniwala dito kay Maharlika. Ngayon, ano ang pinaka-epekto nitong mga ganitong uri ng didishits? Imbis na nananahimik na yung matanda na niwit ngayon, kirat na ang mata, nadadamay muli dahil sa katarantaduhan ninyong mga didishits kayo. Kung tutusin, hindi naman ma-atake si Rodrigo Duterte kung hindi dahil sa inyo eh. Kayo ang dahilan kung bakit nadadrag sa ganitong sitwasyon yung pinopoon ninyo. Kung hindi ninyo ginagamit ang mga katagang iyan na ibinabalik lamang sa inyo, di sana tahimik ngayon yung buhay ng matanda. Saka sa mga retired generals dyan, huwag nyong takutin ang taong bayan. Tapos na ang panahon ninyo. Ang mga aktibo sa serbisyo ngayon, malaki ang paniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kayo magtatagumpay. May puno-puno pa kayo ng salok. Kala nyo kung sino kayong merong kapasidad para mag-alsa sa bayan. Wala na. Yung mga tauhan ninyo, yung mga junior officer nyo before na ngayon nakaposisyon, sa tingin nyo, paniniwalaan kayo noon? Hindi. Simple lang yan. Ganito lang yan. Tanggapin ninyo ito. Dahil alam naman natin na ito ang katotohanan. Pag nag-retired ka, nawawala na asi mo.
ganun din pag na-dismiss ka sa serbisyo katulad ko. Pag natanggal ka sa posisyon, nawawala asim mo. Ganun lang ang katotohanan nun. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Ano ang masasabi ninyo sa napakinggan po natin muli na interview kay Las Cañas? Ano ang masasabi ninyo sa siraulo, utu-uto, tanga o bobo na ito na si Jennifer Narag Perante? Paki-comment ko na lamang dyan sa chat area bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay.